Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang pagsasaluhan natin ngayon. Ako nga pala si Teacher Joylene na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay tungkol sa isang batang mapagbigay na pinamagatang si Chuchay, ang batang mapagbigay. Isinulat ito ni Levi Jun S. Estrellana mula sa Division ng Negros Occidental. Iginumit naman ni Renel Jan P. Micabel mula din sa Division ng Negros Occidental. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng storytelling ng inyo pong lingkod, Teacher Joylene J.V. Vargas, mula sa Division ng Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina, makinig! Si Chuchay, ang batang mapagbigay. Malapit na ang Pasko. Bawat tahanan ay punong-puno ng palamuti. At ang lansangan ay napalilibutan ng mga parol na makulay at mga ilaw na kumikislap-kislap. Ito ang araw na pinakahihintay ng bawat bata para makatanggap ng mga regalo mula sa kanilang mga ninong at ninang. Maagang gumising si Chuchay na may bakas na ngiti at galak sa kanyang mukha. Iyon kasi ang araw na pinakahihintay niya pagsapit ng buwan ng Disyembre. Sabik na sabik si Chuchay na pumunta sa kanyang mga ninong at ninang. Nagsimula na siyang maghanda ng kanyang sarili. Ano kaya ang paghahandang gagawin ni Chuchay? Sundan niyo ito sa aking kwento. Dali-dali siyang naligo sa kanilang malinis na banyo bilang paghahanda sa araw na iyon. Pinili niya ang kanyang magarang damit at nagbihis siya. Isinuot niya rin ang kanyang paboritong sapatos. Siniguro ni Chuchay na maayos ang sarili. Pumunta siya sa hapagkainan at sabay silang kumain ng almusal na inihanda ng kanyang nanay. Ano kaya ang gagawin nilang mag-ina pagkatapos nilang kumain? Halina, pakinggan ako! Inay, handa na po ako! Tuwang-tuwang sabi ni Chuchay. Ang ganda mo, anak! Sabi ni Nanay Flora. Naku, anak! Tiyak kong matutuwa sila sa'yo dahil maganda ang ayos mo! Wika ni Nanay Flora. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at agad sumakay ng jeep patungo sa kanilang pupuntahan. Ano kaya ang mangyayari pagsakay nilang mag-ina sa jeep? Habang tumatakbo ang jeep, nakakita si Chuchay ng mga bata sa kalsada. Nanungkot siya sa kanyang nakita. Inay, nakakaawa naman po sila. Sana po mayroong tumulong sa kanila.
panunod na sabi ni Kay. Oo nga, anak. Sabi ni Nanay Flora. Sa bawat bahay na pinintahan ni Chuchay, ay may natanggap siyang mga regalo. Tulad ng laruan, damit, at sapatos. Hindi rin nakalimutan ni Chuchay ang magpasalamat sa kanyang mga ninong at ninang sa mga natanggap niyang regalo. Ano kaya ang pagpapasalamat na gagawin ni Chuchay? Maraming salamat po sa regalo, Ninang Rose! Wika ni Chuchay. Walang anuman. Basta, ipagpapatuloy mo lang ang pagiging mabuting bata. Wika ni Ninang Rose. Siyempre naman po! Agad na sagot ni Chuchay. Bawat taon ay punong-puno ng regalo ang bag ni Chuchay tuwing umuwi sa kanilang bahay. Ano kaya ang sasakyang muli ni Chuchay pag-uwi ng bahay? Sundan ito sa ating kwento. Sa muling pagsakanila ng Chuchay, nakita niya muli ang mga bata kalsada na kumakain ng tinapay. Nay, marami naman po akong regalo sa bag ko. Pwede po bang ibigay ko ang iba sa kanila? Sabi ni Chuchay. Sige anak, bibigyan natin sila pagbaba natin dito sa jeep. Nagagalak na wika ni Nanay Flora. Para at baba si Sina Chuchay at Nanay Flora para puntahan ang mga bata sa kalsada. Bitbit ni Chuchay ang mga regalong natanggap niya mula sa kanyang mga ninong at nina. Ano kaya ang gagawin ni Chuchay sa mga regalo niyang natanggap? Lumapit si Chuchay isang batang babae ang tumit. Magandang araw! Ako si Chuchay. Sana magustuhan mo ito. Maraming salamat. Hindi ako magsusuga ang mga kapatid ko sa ibinigay mo. Magbigayan at magmahalan, kundi araw-araw.
sabi ni Nanay Flora. Tuwang-tuwa si Nanay Flora sa kabaitang ipinakita ng kanyang anak sa kapwa. Niyakap niya ito nang may tuwa sa kanyang puso dahil alam niyang nakatulong sa ibang tao si Chuchay. Ano ang pakiramdam ni Chuchay? Natutuwang umuwi si Chuchay dahil alam niya na nakapagpasaya siya ng mga batang katulad niya, lalo na araw ng Pasko. Napakinggan mo ba ng maayos ang ating kwento ngayon? Ikaw, tutularan mo rin ba ang ginawa ni Chuchay? Ano ang kahalagahan ng pagiging mapagbigay? Tatandaan ninyo na ang pagiging mapagbigay ay dapat maging taglay ng isang tao. Sapagkat masarap sa pakiramdam kapag ikay nakatulong sa iyong kapwa, maliit man ito o malaki. Paano ba yan? Sa muli nating pagkukwentuhan. Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.